Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Paggawa ng Kalooban ng Diyos, Part 1. Itong video ay tungkol sa kung paano mo makamit, mapalaki at mapalawak ng iyong bahay at lote sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kapag hiniling mo kay Jesus Christ na ihayag sa iyo ang lahat ng mga kasalanan na hindi mo pa napagsisihan, ilista mo, at pagkatapos ay isa-isahin mong hingin ang kapatawaran kay Jesus Christ. Huwag kalimutan na patawarin mo din ang iyong sarili para sa pagkakasala. Pagkatapos ay magsanay ka araw-araw na huwag ulitin ang parehong mga kasalanan. Dapat laging makinig kay Jesus Christ sa mga turo na dapat mong gawin at sanayin ito araw-araw hanggang sa natitirang bahagi ng buhay mo. Narito ang dalawang halimbawa sa Biblia na binalaan ni Jesus Christ ang mga taong pinagaling niya upang magsisi sa kanilang makasalanan at huwag nang ulitin ang kasalanan. John chapter 5 verse 14. Nang pagalingin ni Jesus Christ ang taong may sakit sa loob ng 38 na taon, binalaan siya na huwag ulit gawin ang parehong kasalanan upang ang sakit ng lalaki ay hindi na bumalik. Kung ang tao ay patuloy magkasala, ang mga demonyo ay magkakaroon ng legal na karapatang pahirapan siya at maging mas masahol ang kalagayan kesa dati. At ang John chapter 8 verse 11, nang palayain ni Jesus Christ ang isang adulterya na babae mula sa parusa ng mga Pariseo, sinabi ni Jesus Christ sa babae na huwag ka nang magkasala muli. Kung meron kayong tanong sa mensaheng ito, magdasal kayo ng diretso kay Jesus Christ at maging matyagang hintayin ang sagot niya. Ito ang katapusan ng mensahe. Abangan ang susunod na video tungkol sa paggawa ng kalooban ng Diyos, Part 2. Pagbigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, and Jesus Christ ng pagmamahal, kapayapaan, at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ng Jesus Christ. Amen.